alam naman natin mga mamashis na si Miss Korina ay isa ng institusyon dito sa ABS-CBN. Oh, oh. Pero pwede namin malaman, Miss Korina, kung paano nagsimula ang career mo dito. Kasi gusto namin malaman eh. Paano ba? O ako dati ang nagpipinta ng set ko. Ako nagpapako, hindi ako nagbibiro. Ah, so yes. Ano tawag dyan? All around ang tawag doon. All around. All around. Ako na rin ang EP, ako na rin ang host, ako na rin ang writer, director, ako na rin. Kasi nung mga panahon na yon, hindi pa tulad ngayon, lahat meron ng tao sa bawat posisyon. Nung nagsisimula ang ABS-CBN, lima lang kami sa loob ng news department. Tapos dalawang typewriter pa noon, wala pang computer. Tapos isang mesa, apat na silya, yun lang ang news department namin. Grabe talaga yung pahirapan pala dati. Oo. Mm-hmm. So, well, hindi. Kasi habang batang-bata ka pa, excited ka. And then, it was a good time because sinisimulan pa lang namin lahat. Nakakatuwa, di ba? Pagsama-sama kayo nagsisimula. Uh-huh. Options was one of the first na in-executive producer ko. Kasi yun na nga, malikot ako eh. Ayoko yung nasa harap lang ako ng camera. Gusto ko ako rin yung nagdidirect. Gusto ko ako rin yung nagsusulat. Uh-uh. So, I had many advocacies. And then, I had my breast cancer awareness advocacy. Mga bata, mahilig na ako dyan sa mga cancer ward. Laman ako niyan. Kaya naman, napaparangalan kahit ka paano. Oy! Nadadaan lahat. Hoy! Gising! Oh, ayan. Yes. Si Ted at saka si Ruth Abaw. Ayan na. Ayun. Oh. Yan ang nagsimula ng lahat actually. Kasi akala nila mataray ako. Actually, totoo din yon. pero, sweet din. Kaya lang yung hoy gising, tsaka yung pangungomentaryo sa radyo, ayan, ang trabaho namin talaga, sitahin ng gobyerno. Yes. Pero mga panahon na yun, sister, hindi pa uso ang babae naninita. Doon nabuo yung image. Na, ayan si Korina, matapang yan si Korina, mataray yan. Pero, baga matotoo din yon kasi kailangan din natin sa buhay ang kaunting ganyan, alam mo na, para may mangyari sa buhay mo, pero hindi naman yun ang kabuuan ng pagkatao. Correct. Ko. Pero ang nakakabilib kay Miss Korina, kahit talagang established na siya noon, ay hindi ito naging hadlang. Bumalik siya sa college at tinapos niya ang kanyang school. Oo, kasi tumigil ako muna. Kasi gusto, nangangati na akong mag-work eh. Gusto ko na magtrabaho. Nung kumikita na ng kaunti, ayun, bumalik ako sa school, college degree. But about 2 years ago, I went back for my master's. Yon, master's na yan. Ito, kita mo, puro mga may edad na rin yan, mga professionals na rin yan. We took up our master's in Ateneo. I really believe kung kakayanin mo to further your studies, you really have to go for it. Kasi iba na ang labanan talaga ngayon, ano? Correct. Dapat talaga, tapusin mo ang pag-aaral mo, taasan mo ang grade mo, iha, tapusin mo ang college mo, at pagkatapos mag-masters ka pa. Ayun, di ba? Para kahit saan ka itapon, hindi ka magugutom. Ayan, tamang-tama yan. Hi mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Para maging updated kayo sa Magandang Buhay. For more videos, just click the i button.